What's up, friendies? Welcome back to my channel. I'm back again with another video, and this time it is all about Blackpink. Yes, you've heard it right, and nakita nyo rin sa title ng video na to. Mag-unbox tayo ng Hammer Bomb or yung official light stick ng Blackpink in your area. Excited ako dito dahil sa hinabahaba ng paghahanap ko ng light stick or Hammer Bomb ng Blackpink, nakabili na din ako. It's from NCAT, if natatandaan nyo yung previous video ko. Dito ko nabili yung ibang K-pop merch ko, lalo na sa Blackpink. And I'm excited dahil ang tagal kong naghanap ng Hammer Bomb. Although meron online, pero ayoko kasi bumibili sa online stores. Mas gusto ko yung ako mismo yung bibili, ako mismo yung naghanap. So, unbox na natin ito. So, without further ado, let's start the video! Excited ako dito dahil I love Blackpink. Di naman obvious dahil may pa-poster si Mayor dito. And meron ding BTS. Hindi ko alam kung bibili ako ng lightstick ng BTS. Pero malay natin. Medyo mahal pa ito kasi medyo mura-mura pa siya. So, binili ko na. Here it is! This is the official lightstick of Blackpink. Ito yung tinatawag na Hammer Bomb. Tama ba? Hammer Bomb ba yun? Sa lightstick milaw to. Ito yung ginagamit nila sa concert. Packaging. Yan, ito siya. Pink na box and black. Kasi nga Blackpink. Blackpink. So, sa harap meron lang ditong Blackpink official lightstick. Itong Blackpink logo and then YG logo. Dito din. Black naman to. May seal siya ng YG. Yan. Authentic siya. This is not fake, biatch. Buksan na natin. May seal pa siya dito, so tanggalin natin siya. Ay, matanggal. Kita nyo na. Kita nyo na. Are you ready, guys? Parang bata lang. Yan, meron siyang ito. Mahal to. Ito naman, invisible bomb. So, upon opening, meron siyang ito, protector. Ito siya, may protector siya. Kasi nga mahal to, super lang. Yan, ito yung Hammer Bomb. Meron siya dito, lanyard, para mahawakan natin yung so ayan, meron siyang plastic na lalagyan. Cute, squishy. Ito, meron siyang heart. And then may naka-emboss lang na Blackpink. Dito. Dito sa kabila. Yung body niya gawa sa plastic, obviously. And then meron din dito branding ng Blackpink na naka-emboss. And then for sure, ito yung ito switch sa gitna. May pink accent siya, chrome accent. And then meron din dito, ayan, nakapalibot ng chrome accent, which is I love it. And it's black, black and pink, literal. Meron siyang lalagyan nung lanyard. Ito, meron siyang lalagyan dyan. Kung fan ka ng isa certain K-pop group, parang it's a must ata talaga na meron kong light stick. Dahil, syempre pag may concert, kita nyo ang ilaw. Ito, twist lang yung ilalim. Sana dito rin. Ayan. Hindi siya double A, triple A siya. Nakakainis. Be right back. Dalawa. Dalawa pala ang kailangan. Nakakainis. Sana ko kukuha na isa pang triple A? Nakakuha na ako ng isa pang triple A battery. Sana gumana na siya, diba? Ito! Umilaw na! Umilaw na! Yes! Ayan, makikita nyo. Kita ba? Ayan. Umilaw na ang Blackpink Hammer Bomb. Yay! Tabi lang. Kabog.
dalawa lang siya, dalawang mode. Isang steady, isang blinking. Blinking? Napailaw natin ang hammerbong ng Blackpink. I'm happy. Ingatan po to kasi kapag nag-concert uli ang Blackpink, for sure, pupunta na ako. So, ayun guys. Na-unbox na natin and napaganan natin ang hammerbong ng Blackpink. Dumako naman tayo sa second part ng ating video. Ito naman, pag-usapan naman natin ang Blackpink. So, first, why Blackpink? Ang sagot ko dyan, why not? Hello, ang talented kaya nila, magaling mag-rap, magaling kumanta, magaling sumayaw, visual, lahat nasa kanila na talaga. Kaya kasi ako naging fan ng Blackpink kasi nga, YG baby ako. YG baby meaning, fan ako ng Big Bang, fan ako ng 21, fan ako ng Icon, fan ako ng Winner. Yung mga talaga OG talaga sa K-pop industry. Pero ano ko, solid 21 and Big Bang ako. Nag-hiatus na yung Big Bang and then na-disband yung 21. Parang nag-lilo muna ako sa K-pop kasi nga wala pa naman akong masyadong ibang group na gusto sa kanila. Nung in-announce ng YG na magkakaroon ng bagong girl group, which is yun nga, Blackpink, hello, susundan mo is 21, another girl group, diba? Parang isa talaga sa baddest bitch group in K-pop industry is yung 21. So yun na disband, gumuho ang mundo ng mga Blackjack, including me. 2017? Tama, 2017 ako naging Blink. Hindi pa naman hardcore Blink noon. Recently na ako, siguro mga 2018, tsaka ako naging hardcore Blink nung lumabas yung Drudun. What is my favorite Blackpink song? Actually, madami. Madami akong favorite song ng Blackpink. Pero ang pinaka-pinaka favorite ko is yung As If It's Your Last. Ewan ko, parang ang ganda, ang gaan kasi ng music. Although may swag siya or what. Ganda eh. Tapos, andyan yung Bumbaya, andyan yung Stay, Whistle, Drudru, Kill This Love, How You Like That, and so on so forth. Who is my bias? Who is my bias? Actually, if you're standing a group naman, dapat talagang 100% silang lahat. Pero, syempre, parang for me, as a Blink or as a viewer, as a listener, as a follower of K-pop, parang necessity na ata yun sa isang individual na magkaroon ng stan sa isang group. So, ang stan ko sa Blackpink, I see... Kita niyo ba? Ang bias ko po sa Blackpink ay si Jisoo. Why Jisoo? Ulit? Why not? I mean, yes, hindi siya ganun kagaling sumayaw. Throughout their career, nag-i-improve kasi siya and then yung vocals niya, vocalist din naman siya and then visual, di ba? Although pare-pareho ko silang mahal, si Lisa, si Jennie, si Rose, si Jisoo, pero kasi parang may nag-stand out talaga sa akin. For me, it's Jisoo. Pero pantay-pantay sila, lahat yan. Walang tapon kasi nga, you are standing them as a group, not just individual. Kasi group sila, hindi naman sila soloist, so... Let's support Blackpink. And stop bashing! You bitch! Mother, father, gentlemen, don't ever bash any K-pop group, especially Blackpink. Why? Kasi they worked so hard. I mean, yung palang pagpasok nila sa company na yan, kung YG man yung SM, Big Hit, JYP, nag-training yan. Binuhos nila ang dugot pawis nila, lahat ng effort, lahat ng hardship, sweat, tears, nilaan nila dyan para lang maging isang group. And then, sana tayong mga fans, huwag natin sila i-bash. I mean, love sick girls. I mean, huwag natin sila i-bash kasi ginagawa nila lahat ng kaya nila para sa ating mga fans, para mabigyan tayo ng quality music, tapos aangal tayo pag walang magbigay, mag-disband, dahil rin naman sa mga toxic fans yun, diba? Punta lang sa'yo. Usapan naman natin yung The Album. Wala pa ako on hand dahil in order pa sa Korea. I'm very happy na naglabas na sila ng full-length album nila. Although 8 songs lang siya, which is somehow disappointing. Pero hello, aangal pa ba? Album na yun. And then kasi
for me, okay na yung 8 songs na walang tapon kesa sa maraming tracks ka, maraming track list eh. Pero hindi mo naman lahat gusto or may ini-skip ka. Okay na yung 8, it's a hammer bomb point for me. Favorite kong song sa the album is, actually madami, pero andyan yung Pretty Savage, Lovesick Girl, and then How You Like That Ice Cream, madami, Bet You Wanna. Actually, itong the album, wala kang skip. From How You Like That hanggang sa pinakadulo, kung may credits man yun, pero wala yun. Walang tapon, wala akong skip kasi nga. It is quality over quantity, biatch. Biatch. Blackpink is the revolution. Gusto mo yun? So, yun lang guys. Sana, ano, support nyo rin ang Blackpink sa mga Blink dyan. Let's continue to support Blackpink. And stream the album, buy the album, yung legit lang, and yung magbe-benefit mo rin lang. Sulit naman yung hard work nila. So, until our next video, don't forget to like this video, leave a comment or suggestions, and don't forget to subscribe and click the notification bell para nandagin sa akin mga future uploads. So, bye guys! Kamsahamnida! Bling forever! Bye-bye, bye-bye, bye-bye.